Hello guys, welcome back nga pala ulit sa aking channel. Ayan, kung bago ka pala sa aking channel, huwag mo nang kalimutang i-subscribe at i-click yung bell button para update kita sa mga bago kong video may upload. So ang video po natin ngayon, bibigyan ko lang po kayo ng konting tips sa mga nagbabalak bumili ng power spray. Sa katulad po ng ginagamit ko, bibigyan ko lang po ng konting idea para hindi naman masayang ang iyong pera sa pagbili ng power spray. Kasi meron akong konting advice sa inyo na ganito ang bilhin nyo. So para sa akin, subok ko na kasi ang power spray na ganito. Bago naman kasi kami sumubok na ibang power spray, ito na yung last na power spray na tumagal. Hanggang ngayon, halos 4 years na siyang gamit ginagamit. So hindi pa rin siya bumibigay hanggang ngayon. So ngayon, napakaganda pa rin na andar niya. Kahit araw-araw ako nag-i-spray, tapos marami pa akong pinagagamitan, hindi ko pa siya napapagawa or madalang siyang masira. Magbibigay lang akong konting tips sa inyo kung ano nga bang magandang power spray na gamitin or tatagal para masulit natin ang ating pambili or ipambibili. Kasi guys, sa power spray, kailangan din dyan, meron tayong tinatandaan yung dapat malaman dito sa power spray kung ano nga ba ang maganda. So guys, dito ako sa may bahay ngayon, so tapakita ko na sa inyo kung ano yon. So tara guys. So guys, ito na po guys yung ginagamit yung power spray na aking nabili. Halos mag 4 na taon na po siyang gamit namin. So isipin nyo guys, araw-araw kong pag-i-spray, 2 oras siyang umaandar. So makikita nyo naman guys, sulit na. Kita nyo naman sa belt ko, hindi ko pa siya napapalitan. Ito pa rin yung original niya. Sa araw-araw na pag-i-spray ko, kita nyo guys, maganda pa rin siya. Isa pa, talagang maganda pa ang andar niyan. So meron lang akong bibigay lang akong konting tip sa inyo pag bumili kayo ng power spray. Kahit anong brand, basta meron lang akong ituturo sa inyo na kailangan nyo tignan bago kayo bumili. So guys, siyempre unang-una, pag bumili kayo ng power spray, kailangan 25 liters. Kasi guys, kung bibili kayo ng 16 liters, konti na lang ang hahabulin yung presyo para makabili kayo ng 25 liters. So kasi nagkaroon kasi kami noon nung unang labas ng mga power spray, may 16 liters noon. Nangyayari, puro karga kami o puro lakad kasi mabilis mauubos yung karga niya pagka 16 liters. Siyempre, malakas nga bumuga itong power spray. Siyempre, mas malakas ang mauubos siya ng tubig. So, kaya ang kinuha namin nung sumunod na bili namin, kasi noon ang makina noon na bili namin noon 2 stroke, yung guys ay wala lang sa makina, hinahaluan lang po siya dito sa may mismong tanke niya, sa mismong gasolinahan niya. Doon lang po kami naglalagay ng langis, pero hindi siya tumagal. Kaya nga, bumili kami agad nitong 25 liters at 4 stroke na po siyang makina. So, ito guys, advice ko nga sa inyo, bumili na kayo ng 25 liters na sprayer kaysa doon sa 16 liters para mas matagal siyang gamitin at matagal maubos yung karga. Susunod guys, kahit sa makina guys, palatandaan namin dito. Unang-una, titignan nyo guys kung 4 stroke. Ito guys yung makina na walang usok. So makikita natin kadalasan sa mga grass cutter, yung po eh mga 2 stroke lang. 2 stroke po ang makina, mas maliit po kaysa dito. So guys, ito po kasi ay 35cc ang kanyang makina. At ito po ang kanyang lagayan ng langis. So makikita nyo guys, ito ang titignan nyo dito pag bumili kayo para malaman nyo kung 4 stroke o 2 stroke ang bibili nyo ang power spray. Pero guys, sa 4 stroke, sinasabi ko nga sa inyo, konti lang naman ang langis na kailangan nito. Hindi nyo na kailangan maghalo ng langis sa mismong gasolinahan niya, sa mismong gasolina niya, para umandar siya na may usok. Kasi ang 2 stroke guys ay kailangan lagi siyang may usok. Pag nawalan siya ng usok, masisira ang makina. So guys, itong 4 stroke na to, wala na siyang usok kasi meron na siyang langis dito sa mismong makina niya sa loob at sana. Nakalagay ito sa kanyang connecting rod.
So dito guys, isa pa. Dito tayo sa may tangke. Kung makikita nyo guys, meron na tayo nabibiling, meron tayo nakikita na sa ang tangke niya ay nasa ibabaw. So suggest ko lang sa inyo, ang bibilin nyo itong nasa ilalim. Bakit? Kasi nasubukan namin yung nasa ibabaw. Pag kasi nainistack nyo at nasira ang pinaka-floater nyo sa carburetor, dun na po nagkakatama or dun na po siya mahirap pandering kasi nag-overflow na po siya pagka napasok na po siya ng gasolina. So guys, pagka nag-i-stack kayo ng spray, kailangan pindutin nyo dito sa ilalim para yung gasolina mabasa pa rin nyo yung nasa loob at hindi mag-dry yung kanyang plastic na nasa loob. Kasi guys, itong nasa carburetor na to, diaphragm to, may mga plastic po yan sa loob. Pagka naging dry yan at napabayaan nyo hindi nyo inikutan ng gasolina, masisira po yan at lulutong. I-suggest ko po sa inyo, huwag kayong bibili na ang tangke niya ay nasa ibabaw. Ang bilhin nyo guys, itong nasa ilalim. Kasi ito guys, kahit masira na itong kapote niya sa loob, sa may carburetor, pinaka sa repair kit niya, ay hindi mag-overflow. So kasi, pag nayari kayong gumamit, buwan-baba na yung kanyang gasolina. So hindi na siya umihigop or pupunta dito sa may carburetor niya. Once kasi nasa ibabaw to, dire-diretso lang po ang daloy niya sa carburetor, kaya dun siya nakukuha yung pag-overflow. So ito guys, kahit sira na itong aking repair kit sa carburetor, ay nagagamit ko pa rin at maganda pa rin ang kanyang andar. Kasi nga, ito po ay nasa ilalim ang tangke. Pagka nayari kong gamitin, bumababa na po ang kanyang gasolina. Tapos guys, tandaan nyo lagi, nadagdag ko na rin dito guys itong carburetor. Unang-una, ito po ang kanyang throttle, ito po ang kanyang minor. Titignan nyo guys, kailangan may ganto kayo pag bumili. So makikita nyo parang flat screw. Ito po ang tawag dito ay ere. Ito po ay nasa carburetor ng ating mga motor na makikita sa mga carburetor na sa gawing ilalim o tagiliran. Ito guys yung nagta-timing ng andar. Tapos guys, dito kasi sa ere nito, andito ang buhay niyan. Meron kasi nabibiling power spray na walang ganto. So pag nasira kasi or nabitin siya, ang mangyayari nun, bubuksan nyo tong carburetor niya para linisin. So ito guys, pagka nagloko at nabitin siya sa may gasolina, ito lang po ang kanyang pinipihit dito para bumalik yung andar niya at hindi siya sumobra sa gasolina. Tapos ito guys, ituturo ko sa inyo. Once na nakabili na kayo ito, pagka hindi nyo nalagyan ng grasa to, hihina po yung buga niya sa hose. Kasi ito po yung naglalagay ng grasa sa kanyang bombahan dito sa may sa pump niya. Tapos ito naman po ang kanyang mga valve, check valve. Ito po ang kailangan din, kailangan to. Pag in-stack natin, papaandarin pa rin natin para yung check valve niya hindi yung manigas. Kaya kailangan kahit i-stack natin o hindi na natin gamitin, paandarin pa rin natin siya kahit papano. Tapos dito guys, yung kanyang lining. Kumakuha nyo guys, ito nga kasi ay automatic. So katulad to nung sa Mio, pagka hinataw nyo, tsaka siya bubuka yung kanyang mismo lining para mapabugan niya itong nasa pump. So ito guys, yung kanyang lining. So marami naman nabibili nito sa Shopee, sa mga shop na bilihan ng mga pyesa nito. Ito guys, kalimitan to pinapalitan kasi ito guys yung gumagasgas at nagiinit. Tapos guys, sa makina, titignan natin pag nagluko pa to, ay yung sa kuryente niya. Ang spark plug po na kasukat po nito ay yung pang wave 100. So madali lang pong hanapin ang spark plug niya. So pag nagluko at pabitin-bitin yung kanyang andar, madali lang pong hanapin yan dahil spark plug lang po ang siguradong sira lang po nyo. Kasi natural lang po talaga sa spark plug pagka ang motor natin ay ginagamit natin. So kailangan natin i-maintenance natin yan sa spark plug. Tapos dito sa langis niya guys, every month nagpapalit po ako ng langis. So ito guys ang kanya langisan, lalagyan niya ng langis. Kasi nga ito nga ay 4 stroke. Kaya pagka ito ay umandar, kailangan mula itong usok. Pagka nagkaroon to ng usok, ibig sabihin sira yung makina. So baligtad naman ito sa 2 stroke. Kasi ang 2 stroke pag nawala ng usok, sira ang makina. So ganun po ang nangyayari dyan. Tapos dito guys, itong adjustment niya na to, ito po yung tinatawag na sa pressure niya para humina kung sakaling maliliit pa ang inyong mga tanim.
Kasi ito guys, sa pressure niya na to, dito nyo kukontrolin siya kung ang tanim nyo ay medyo maliliit pa para hindi malakas ang buga ng sprayer. So dito nyo lang po siya i-adjust para makontrol nyo yung buga ng makina. So maganda kasi kayo may ganito kasi sa lalo na sa mga maninipis pang dahon or halos katatanim pa lang. So pwede natin silang hinaan dito at yun ang gamitin natin pang spray sa ating maliliit na gulay. Kasi ito naman po ang kanyang silinyador. So katagalan na nga kasi ginawa ko naman siya ng paraan, nilagyan ko siya ng alambre. Tapos dito guys, meron nakalagay dito yung kill switch niya. So hindi ko na nilagyan. Ang ginawa ko na, in-adjust ko na sa minor para pagka binaba ko to, mamatay na yung mismo makina. So makikita nyo guys, pang apat na taon na to, pero ginagamit ko pa rin yun sa talong. So talagang masusulit nito at maganda sa talungan to, kasi ang talong masanga, kailangan nito yung spray na malakas. Ang kagandahan nito guys, yung mga sprayer na ganito, kaysa dun sa di makina o di buhat na kailangan ng drum, ito kasi magagamit nyo siya ng iisang tao lang, kahit kayo lang magagamit nyo. Kasi dun sa mayroon drum, kailangan nyo pakatulong ng isang tao para sa mga tigahatak ng hose. Kung sakali mag-i-spray na kayo, ni kailangan nyo pa yon. So ito guys, kayo na mismo mag-i-spray niyan, kahit hindi na tayo kumuha ng isang tao. So makakatipid pa tayo dun sa pag-uupa o sa pag-i-spray. Hindi na natin kailangan bumayad pa ng ibang tao. So guys, pagka bumuli kayo na nyan, may kasama na rin pong hose tsaka stick. So meron din po yung pang car wash, yung ginagamit sa mga palinis mo na sasakyan. Kasama na rin po yan doon sa package na pag binili. So hindi ko na mapapakita yung kahon tsaka yung ibang gamit niya, kasi matagal na nga itong sprayer ko na to. Hindi ko na alam kung saan ko na nailagay. Ganoon lang ang tips ko sa carburetor. Kailangan may ere. Ayan, tangke niya kailangan sa ilalim. So 25 liters. Ayan guys, subok na namin yan. Kahit anong brand, kung makapansin nyo naman itong tatak nyo na to, ito lang titignan nyo dito. Kasi ito guys ay Mega. So meron kasi ibang pangalan dito na nakalagay. So hindi siya iba, hindi siya Mega, pero ganito ang makina niya at ganito ang kanyang nasa carburetor. So yun guys, sulit na sulit namin to. Kita nyo naman guys, tandatang malaki na pinagdaanan sa amin dahil nga araw-araw spray. So sa belt, hindi pa ako nagpapalit, siya pa rin yan. Ayan, so ganoon lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo sa pagbili ng power spray. Pero tinitip ko nga sa inyo, maganda ito. At masusulit nyo talaga ang pambibili nyo ng power spray.